Ang produkto po ano na pag-uusapan ngayong gabi, which ano no, makakarinig tayo no from distributors na talagang natulungan po sila sa kanilang health, is about their testimony about Amazing Barley. Alam naman natin ang Amazing Barley. This is our flagship product. Tama? So kumbaga, ito no yung kadalasan talaga na ina-avail sa atin ng mga IAM Worldwide distributors, kasi sabi nga no, just to give you a quick preview about this product, especially sa mga first time na makanood nito, no? Sabi nga, di ba, ang barley, or sabi nga, the antidote for a deteriorating body is nutrition. And ang kagandahan sa barley is it has everything that we need para ma-restore yung distorted physiological condition natin, ano, to its normal condition. Okay? Kasi ang barley lang po ang nag-iisang vegetation on earth, di ba, na lahat po ng kailangan na nutrition ng katawan natin ay andyan na po in its purest organic form. Okay? Alam naman natin that we really have the best barley in the world, right? Kasi hindi lang siya Australian certified organic. Ibig sabihin, galing pa sa Australia ang ating product, ano? Super brands, FDA, and halal approved. Walang contraindications, walang side effects, napaka-safe and effective. Kaya naman, this is the best supplement in the market today. Tama? Kaya naman, ang dami talagang natutulungan itong ating produkto. As a matter of fact, we have hundreds or even thousands of testimonies worldwide. Diba, kung tutuusin, kulang nga no itong testimonial Thursday natin sa dami talaga no ng mga testimonies na naririnig natin or nakukuha natin kabilaan. Kaya what we are doing here is we are sharing the good news sa mga kilala natin or sa mga Facebook friends natin. Okay? Okay, kasi alam naman natin more than the money that you can earn here, pero yung mga tao na matutulungan mo, na alam mo na mapapahaba pa yung buhay or matutulungan sila sa kanilang sakit, 'di ba? Para mas makasama pa ng mas mahaba no yung pamilya nila. That's something priceless, tama? So, if you really care about the people na mga nakapaligid sa iyo, you want to help, share this live to them. Okay? Pwede mo rin tong i-PM sa kanila, 'di ba? And remind your leaders na i-share din ito, no? Kasi you are going to hear real-life testimonies. Okay? Kaya ito, no? Hindi na natin patatagalin. Ayan. O, sabi ni Mentor Javen, I Am Worldwide is always inspires us. Hindi man tayo mismong part na nakakatanggap ng benefits, at least nakaka-inspire po ito for the healthcare. That is right. Okay. Tama po. Diba? So, ayan, dami kong mga nakikita nagko-comments, no? Nagko-comment. Thank you so much mga mentor. So, proceed na tayo no, sa ating first sharer. Kasi hindi po ako ang sharer ngayong gabi, ako lang po ang inyong host, okay? And ito na, super excited ako sa mga mag-share ngayong gabi. First off, okay, dito po sa isang amazing distributor po na ito, no? She's a single mom and she's been caring for or taking care of her mom for how many months or years na po, kasi ang mom niya po ay merong ano po no, stage 3 breast cancer. So, i-share niya po no yung journey ng kanyang mom tonight, and I hope na marami po sa atin na ma-inspire. Actually, nakikita ko rin po ito madalas sa office, ano, kasi talagang full-time din po ito na ginagawa niya po ang business, pero nakakatuwa lang ano kasi hindi lang po siya natulungan sa income, pero natulungan din po yung mahal niya sa buhay ng ating amazing barley. So ito po, hindi ko na po patatagalin ang ating first sharer for today. Okay, it's none other than Mentor MJ Pulmano. Okay, amazing morning, Mentor MJ! Thank you, Mentor. Okay, are you excited na mag-share na po ngayong gabi ng inyong testimony po ng inyong mom? Yes, I'm very excited kasi pinta ko ang dami daw na nanonood sa atin ngayon across the globe. Wow, oo nga po eh. Talagang ano, no, ang dami, and I believe marami pa na mag-tune in ngayong gabi. So, Mentor MJ, we're excited to hear from you. So, I will give the floor no sa iyo po para ma-share niyo na po ang amazing testimony niya. Amazing morning to all our IM movers, to our business partners across the globe, no? Dito po sa amin ngayon ay umuulan. Umuulan literal at umuulan din ng biyaya, katulad ng sinabi ni Mentor Krisha kanina. So, mag-share lang din ako ng screen, no? I'll be sharing the testimony of my mom. So, I'll be sharing that tonight. First of all, I would like to thank all the BODs,
VPI ka, GM Ana, Press AM, and of course, our Barley Queen, Tita Ton, thank you for sharing these amazing products. Isa po ito sa talagang nakatulong ng malaki sa akin, and I believe hindi lang sa akin, sa napakarami po, distributors or hindi. And of course, thank you sa ating napakagandang host, Diamond Mentor Krisha, and to our tech na nasa likod si Mentor Alexa. Maraming salamat. Thank you for this opportunity. Tonight, I'll be sharing God's goodness, God's faithfulness, and His wonderful creation. This, the amazing pure organic barley. Ayan, nakikita niyo po ba? Itong product lang na to, ha? So, I'll be sharing the journey of my mother. She is a cancer survivor at the age of 70. Ayan. Ayan. So, pakilala po muna ako. My name is MJ Pulmano and I am a single mom. Before po mag-I am, nagtrabaho din tayo sa corporate world. So, we've been employed for almost 12 years. So, dun sa 12 years, no, hindi naman din kalakihan yung sweldo natin, no, pero na-push tayong magtrabaho agad right after natin mag-aral. Kasi meron din po tayong sinusupport na family sa na pag-aaral. So, hindi siya ganun kalaki yung sweldo natin, no, pero nag-stay tayo. Sino ba dito yung mga ganun na loyal sa company? So, I've been in my first job, 5 years din ako doon. So apparently na-close siya because tinamaan ng recession. That was 2008. Then after noon, nag-apply ulit tayo. Yun lang din naman ang alam nating gawin, no, sa office. So nag-apply ulit tayo. So from 2008, then I retire again ng 2014. So nag-stay naman tayo, no, kahit na sakto lang sa iyo, para sa sinusuport mo, and wala namang naipon. Although nung nag-retire ako 2014, meron naman ako nakuha as my retirement plan, early retirement ang tawag nila. So nag-put up tayo ng maliit na food business. So sabi ko, ano kaya, wag na lang akong mag-work, kasi nakakapagod na. Ang office ko po kasi is sa may dulo ng C5. So hindi ko na kinaya yung traffic, sobrang lala. So agree ba kayo doon na hindi siya, kumbaga, hindi siya umuusad. So sabi ko, ayoko na nung ganitong. Yun talaga yung kinayawan ko, yung commute days. So sabi ko, itry ko mag-business kasi sabi nila yung pera daw nasa business. So nag-try naman tayo, nag-put up tayo ng business na maliit, food business. So medyo mahirap siya kasi mabusisi yung food kasi. So 2014, hindi rin naman siya nagtagal because nabuntis ako ng 2014. And this is my priority dahil medyo high risk yung aking pregnancy because medyo late na akong nag-conceive, 35 years old. And then, so yun ang priority ko. So after nyan, so naging mommy tayo, no, nag-alaga tayo kasi gusto ko naman yan, gusto ko naman magkaroon ng baby after kong mag-work. And sabi ko, wala na akong business, so anong gagawin ko? Hindi naman pwedeng wala tayong gagawin sa bahay. So ang sabi ko, nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng another business. Yung business na maganda yung product. This was exactly my prayer. Gusto ko, Lord, ng magandang product. Second, gusto ko po malapit sa office. Malapit yung office sa bahay namin. Nasa ano po ako nakatira, sa Pasig lang. So, third, gusto ko madali lang yung handling ng produkto. And fourth, yung okay naman yung income. So, that was the exact
the exact prayer. And then, eto, doon ko nakilala si I Am. Naghanap ako ng Garcinia, Cambodia. Kasi meron akong kasama sa bahay na naghahanap ng pampapayat. So, nakita ko sa FB yung aking naging angel. Shout out sa aking, sa father ng Team Arise, ang negosyanteng singkit ng I Am Worldwide, Mentor NJ Riego. Hello, I hope you're watching. Yan. So, siya po yung aking naging direct mentor. So, the rest are history. Pero, little did I know, no, na may pagdadaanan pala ako. So, ito nga po yung i-share ko sa inyo. So, I'll be sharing yung testimony ng aking mother. She was 69 nung nag-start siya ng treatment with her breast cancer. It started in 2017 with a bukol. So, yung bukol na po yan, hindi pa niya pa yan ganyan kalaki. Nakakapa lang niya sa right breast niya. So, December, that was 2017. And then, 2017, minamogram na lang siya. And, sabi naman sa mammogram po is benign. So, okay lang kasi wala naman pala. So, sabi is, mag-monitoring na lang kami yearly. So, came ng 2018, na nandun pa rin siya, so pinamamogram namin, and this time may nakilala kaming doctor na cancer surgeon, ang sabi, i-biopsy and ultrasound. So, we did all the tests, but still, ang sabi naman is benign. So, 2018 yon. So, sabi ko, hindi kasi namin pwedeng basta i-disregard na lang yung bukol kung benign ang benign yung lumalabas because her mom died with breast cancer. So, 2019, sabi ko sa kanya, member naman ako ng I Am. So, dito ko nalaman na may iba palang magandang product din si I Am. So, sabi ko sa kanya, itry mo yung barley ma kasi maganda to. Ang dami kong nababasa na magandang reviews, magandang testimony. At first, she was hesitant because alam mo yung feeling na ano siya ay in denial na meron siyang breast cancer. Na wala siyang ganon. Kasi benign nga yung lumalabas. Pero pag ganun kasi, I believe ipagdadasal mo lang. Kung hindi mo siya ma convince, but eventually na convince ko na uminom ng isa or sa isang araw para sabi ko kung ano man yung meron diyan at least maaagapan. So praise God because with the wisdom of the Lord, no, binigyan tayo ng wisdom ni Lord na may na-meet tayong cancer surgeon, magaling na doctor from PGH. That was last quarter of 2019. And then, nakita yung bukol, ganyan nakalaki, yung nasa picture ko, yung nakikita nyo. Ang sabi sa kanya, kailangan mag-start na kami ng treatment right away. Dahil kumbaga sa bukol, yung bukol, kumbaga sa suspect is prime suspect to breast cancer. And then, December 9, 2019, she undergo the mastectomy operation. Tinanggal na po yung right breast niya. Actually, before niyan, medyo mahirap din yung naging decision kasi nga, my mom is 69 that time. So, she is very weak. Kung titingnan mo sa isang matanda na ooperahan, parang hindi mo ka, kung ikaw na lang, kung ako na lang, baka kaya ko, pero kasi siya matanda na. So, yun yung mga challenges namin that time. And, yung gastos, no? So, pagka inilatag ng doktor sa'yo yung mga treatment, syempre, titingnan mo, what is the best option first? And second dyan, yung kukonsider mo is the budget. Kasi malaki po ang gastusin. Pagka may mga gayetong nagkakasakit sa pamilya. So, ang sabi namin, kesa naman doon tayo sa mas less yung gastos, pero mas
mas maganda para sa mami. So, pumayag kami, nag-undergo siya ng mastectomy. Ito po yon, December 9, 2019. And praise God, sa ganda po talaga ng ating product, no? Ito po. Ano po siya? Nakayanan niya and na-surpass niya po yung operation. I believe through the help of the Lord and with this amazing product. So, nahanda po yung katawan niya. Bago po kayo magpa-opera, kailangan po may undergo kayo sa series of tests. So, ang mami po is matanda na. May mga range yan sa laboratory test na dapat pumasok yung range mo. Pero sa mami po, imposible kasi po, siya po ay matanda na. So, yung range niya po, hindi papasok. Hindi po siya papasok. So, good thing by drinking this, pumasok po at na-complete niya, napasa po niya yung mga laboratory tests na hinihingi ng doctor. So, that was 2019. Ito na po siya, kumakain na po siya right after nung kanyang operation. Ayaw niya na pong magpasubo. And then, we celebrated pa the Christmas and New Year that ng 2019. Praise God. Kasi, akala kasi namin, alam mo yung feeling na mawawalan ka na. Na magpapasko kang hindi masaya. Pero, praise the Lord kasi hindi niya hinayaan yun. Then, although, hindi namin alam kung ano po ba yung result ng kanyang biopsy. Because the biopsy came up ng ano pa, after Christmas, after New Year. First, January. Yeah, January. So, January 2020, yung result po ng kanyang biopsy is stage 3 breast cancer. So, ang sabi namin, ang susunod dyan is chemo treatment. So, kaya ba ni mami na mag-undergo ng chemo? Kaya rin po yan natagalan ng ganyan because marami kang naririnig sa mga ibang tao, opinion ng ibang tao na wag na daw pong ipagalaw kasi po baka po kumalat o kaya yung opinion ng iba na wag na pong ipaggamot dahil baka hindi kayanin yung treatment. Which is very true kasi yun po ang sinabi ni Tita Ton na yung mga nagdadaan po sa treatment ng cancer, na cancer patient, eh, hindi naman po sa cancer namamatay, is sa treatment. So, ang sabi sa kanya, mag-try kami ng, mag-undergo muna siya ng PET scan para makita kung ilan bang chemo session yung kailangan, tapos kung dito lang daw ba sa suso na kumalat o meron bang kumalat sa buto, kasi ano pa siya eh, yung bukol is 2017, so 3 years, 18, 19, 20, so 3 years. So, titingnan kung may kumalat pa ba na iba sa ibang parte. Then next po is, yan. So, nakita po dun sa PET scan niya, prior po pala dyan, gusto po sana namin na hindi siya mag-undergo ng IV na chemo treatment because mahirap, baka hindi niya kaya. So, gusto po sana namin yung mga low-dose chemo na lang. But hindi nga siya doon pwede, yung mga tablet form, hindi siya pwede doon kasi siya ay negative ERPR. Ibig sabihin, hindi magre-response yung gamot, sayang, mahal pa naman sa kanya. So, we have to undergo the chemo treatment, the IV. So, according to her PET scan, meron pong kumalat na cancer nga, around 1.5 to more or less 3 centimeter sa kanyang daanan ng yung next sa suso, sa daanan ng hangin, sa tracheal part, dun po may kumalat. So, ang sabi sa kanya, she was advised to have a 4 sessions ng chemo treatment. Ayan. So, ang first chemo niya was March 10, 2020. This was before the pandemic, no? So, ganyan lang po yung mami ko talaga mag-chemo. I don't know kung dinadasalan niya, pero ganyan lang po natutulog. So, pero dyan po sa room, may kasama po siya, may kasabay po siyang nag-chemo treatment din, cancer patient din, siguro mga fifth session niya na yon. So, kinamusta ko siya. Sabi ko,
Ako kasi yung nag-aalaga sa mami ko. So gusto kong malaman kung ano ba yung mararamdaman. O para alam ko kung paano ko siya aalagaan. So ang sabi niya, yun, magsusuka nga daw at may mga hahanaping pagkain. Minsan hindi kakain, walang appetite, ganyan, pero normal daw 'yon. She was late 50s, mga ganyan. And umiinom din po siya ng barley, ibang brand nga lang. So dito ko second time ko na patunayan na kung gaano po kaganda yung ating barley, etong brand lang na po. Kasi po siya, habang nagkikimo silang dalawa, ang mami ko po natutulog, siya po nagsusuka. So, ganun po siya kaganda. Then, after ng March 10, medyo tumagal, no? Dapat 21 days lang yan. April 24, yung next chemo niya. Nagugulat po yung doctor sa kanya kasi nagpa-follow up na yung mami ko before 21 days, kung kailan yung next chemo session niya. Ang ginagawa ko po dyan, bago po siya sumalang dyan sa recliner chair, pinaiinom ko na siya nito, isang sachet. Tapos po pagdating namin ng bahay o po bago po bumiyahe, pinaiinom ko ulit siya ng isang sachet. And then pagdating niya po ng bahay, ayun, nakakatulog naman po. So yung discomfort hindi maiiwasan, meron din po yun mga later part na, pero hindi po ganun ka grabe. And wala po talagang pagsusuka. So, nagugulat yung doctor sa kanya, no, Mami, okay ka lang ba? Are you sure na kaya mo na yung next round natin? So, she is a fighter, no? Mom is 69 that time. So, her third session was May 22 and her final chemotherapy was June 19. Same thing po, sa apat po na yan, wala pa rin pong pagsusuka. And then, last treatment niya was June 19, yan po sa PGH kami, nagpa-chemo. She survived the treatment. Ang maganda po din sa isa sa mga kagandahan ng isa din sa nag-testify sa akin kung gaano kaganda tong product na ito is sa mga chemo po ng mother ko, bago po mag-chemo ang isang pasyente, hindi po agad yan tutusukan ng suero. Meron po yung creatinine laboratory. Kailangan mapasa mo yun. Kailangan approve ng doktor yung range ng creatinine mo. Kasi yan ang isa sa mga sinisira niyan ng chemo. So, praise God kasi ang mami ko po, pumapasok sa range yung kanyang chemo ay yung kanyang creatinine. Ang ginagawa ko po pag mataas, 3 barley, 3 times a day, 3 days before po siya magpa-creatinine. And then, praise God, ang laki po ng significant ng binababa ng creatinine niya. Although, hindi normal level. Well, we understand kasi mom is medyo aging na. So, hindi siya talaga papasok sa normal range. But at least, no, pasok pa din. Pwede pa rin siyang mag-chemo. Ayan. So, after ng kanyang fourth session, ang sabi sa amin, we have to magpa-chest scan na lang daw siya. So, hindi na po PET scan kasi medyo madugo yung PET scan, medyo mahal. So, chest scan na lang siya kasi dito lang naman yung merong nakita. July 24, 2020, nakita po sa chest scan niya na may naiwan pa. Around 0.3 centimeter, parang laki ng bigas, ganun po kalaki yung naiwan pa sa kanya. So, sabi sa kanya ng doktor, we have to undergo 2 more sessions. So, sabi ng mami ko, tinanong namin siya, kaya mo pa. Sabi niya, ayoko na magpakimo. So, ayaw niya nang, sabi niya, iinom na lang daw siya ng barley. So, magti 3 times a day kami ng barley for 6 months. So, hindi na po kami nagpakimo. And then, after niyan, nagpa-repeat scan po kami. Yan, uminom na lang po siya ng barley. Ayun po yung kanyang favorite drink. Yan, yung collagen. Kasi, pagka po ikaw ay cancer patient, yung mga buto-buto mo, masakit din.
tapos hindi ka nag-glow, wala kang glow. So, nakakababa ng self-esteem para sa isang cancer patient, no, na nakalbo na siya, tapos parang ang pangit-pangit niya na. So, yan, sabi ko, inom ka. Yan ang favorite niya. And of course, yung kanyang barley, kailangan hindi nawawalan. And, repeat chest scan kami this year, January 17, 2021. After niyang uminom ng barley for 6 months. Praise God, dahil po ang mami ko is declared na cancer-free. Wala na po yung nakita sa kanya na 0.3 centimeter, yung kasing laki ng bigas na naiwan. Wala na po yun. Ang ganda po ng result ng chest scan niya, ang kanyang mastectomy bed, kung saan po yung inoperahan, is unremarkable. No enlarged lymph nodes, wala pong bagong mga nodes na tumubo. And overall findings po are stable. Kung nakikita niyo po yung mami ko, nakamask po yung mami ko, no? Pero po, nakangiti. Kasi sobrang satuwa po na finally po, siya po ay na survive niya po yung cancer. She was declared cancer free by her doctor. And ang ganda po ng start ng taon, January 17 nung nakuha namin yung good news. Yan. So yung battle po ng niya sa cancer, actually kami namang buong pamilya, it taught us with three things. First, thank God for what you have. Despite po sa pinagdaanan ng mother ko. I'm sorry. Despite sa pinagdaanan ng mother ko, na witness po namin ang pagkilos ng Diyos na buhay sa buhay namin. That for only for mom. Kasi 2019, nakapag-celebrate pa kami ng Christmas with her. Kahit na medyo mahina siya. Kaya niya, sa taas po kami nagsa-celebrate sa third floor, kaya niya umakyat doon. Napag-celebrate kami ng New Year with her, kahit wala siyang buhok. And nakapag-celebrate po kami ng birthday ko. And more celebrations pa. And from day one of her journey, ang ma-advise ko lang po is, you just trust God for what you need. Ang second po yan, ang favorite verse ko po dyan is Hebrews 10 verse 23, for he who promised is faithful. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko, sa family ko, sa amin na tapat ang Diyos. Have faith, no? Kung ano man yung pinagdadaanan mo, whatever challenges that you are facing right now, yung sickness na yan, no? Magkaroon ka lang ng tiwala. Dahil yun lang din yung ginawa namin. Yung wisdom ni Lord na binigyan niya ako ng wisdom na magpa-member sa IAF 2018 bago po siya magkaroon ng breast cancer. So, lahat po naman yung journey na yon is i-leave mo lang sa Kanya and ipagkatiwala mo sa Kanya. And next, surrender to God for what you want. Nung hindi namin nakuha yung good news after ng chemo treatment, parang, syempre, parang nalungkot ang buong pamilya ko. Kasi bakit ganon? We are asking for zero cancer. Bakit may natira? Ibig sabihin pala, may plano si Lord. Gusto niya kasing maging testimony ang mami ko sa madami. And Surrender mo lang. Kung ikaw yung nanonood ngayon, na same ng pinagdadaanan mo sa mami ko, isurrender mo lang. Kasi ako naniniwala na hindi niya yan ibibigay sa'yo. And ako naniniwala kung bakit napapanood mo to ngayon, because ito pinibless ka na ni Lord kung ano yung makakatulong sa'yo. Gagawin ka din. And kung ikaw ay gawin niyang instrumento, no, I hope ma-share mo din katulad ng ginagawa ko. Sinishare ko yung good news kung paanong gumaling ang mami ko. Ayan. So,
Na-declare siya ng cancer-free after 6 months and she was able to celebrate her 71st birthday this year. 71 na po siya. Kung titingnan niyo po yung mami ko, no, parang hindi po nagka-cancer. Walang bakas po sa cancer, ng cancer sa kanya. Yan, lahat po nang nandiyan sa table, kinain yan po. Kinain niya po. Pero sabi namin, minimal lang ha. Iinom tayo ng barley. So, regular na po yung pag-inom niya. And she is amazing as ever. Yung mga regular niya ito po nagagawa. Aside sa pagkanta sa simbahan, kasi nagsiserve po siya, e bawal na pong mag-serve sa simbahan ngayon kasi matanda na. Pero aside from that, nagagawa niya na pong magwalis-walis, magluto-luto. She is amazing and she is back to normal na po. Ayan po ang mami ko, nakagagala na rin po. And nag-unbox na rin po yan kasi meron din po tayong mga natulungan na. Na-share na po natin yung business sa California. Tinutulungan niya po ako mag-unbox. Yung dati pong negative, no? Sa mga negative distributor, no? Kapit ka lang, huwag ka mawala ng pag-asa kasi masi-shift yan, maniwala ka. Yung mami ko na ayaw po uminom, kaiinumin mo lang ng barley, ayaw. Pero ngayon po, excited po, nag-unbox yan. Siya po ang aking brand ambassador. And meron din po tayong mga natulungan na, no, na na-share din natin yung powerful testimony natin with this product. This lady is from California, no? Alaga po siya ng auntie ko. She was like 80s or 90s. Nahihirapan po yan magpo. Yun po ang problema ng matatanda. So, nandyan siya sa commode niya like for 2 hours, no? Parang hinihintay lang siyang mapoop. So, hindi siya makapag-success. Shinare po ng auntie ko yung product and tuwang-tuwa po yung anak niya dahil wala na pong kahirap-hirap after yung pag-upo niya dyan, successful na. So, yun po ang karamihan na problem na matatanda sa mga home care. Ayan. So, i-share nyo po sa mga kakilala, alaga nyo na nahihirapan mag-success. And of course, naka-share din po tayo ng product sa mga same din, no? May mga bukol sa lungs. Ayan, ito po si Tita Lorna. And sa mga, of course, sa mga ayaw magkasakit. So, hindi lang natin to i-share sa mga may sakit, no? As well dun sa mga ayaw magkasakit. Ayan. Because prevention is better than cure. This is my first slide. Ay, last slide. Ang iiwan ko lang po sa inyo, kung ikaw nanonood ka and same ka ng pinagdadaanan ng mother ko o ibang sakit, I hope you use the product and have faith with the product. Kasi yun lang din naman yung ginawa namin. Just look for this brand, no? Kung ito ay na-share sa'yo yung link, na-share sa'yo yung link ng taong, maybe siya yung angel mo, I believe, kasi ginawa siyang instrumento ni Lord para sa pinagdadaanan mo. And if you, kung ikaw ay napagaling na ng produkto, I suggest that you share the product para maging blessing ka sa iba. I know it is not easy, but remember that God is always faithful. To God be all the glory. My name is MJ Polmano and I am worldwide. Thank you, Mentor Krish. Thank you so much, Mentor MJ. Grabe, talagang ano, no? Sobrang na-amaze ako sa shinare mo, Mentor MJ. I'm really so happy for you, ano? And thank you because I believe you have touched a lot of lives tonight because of your amazing sharing. Ako, first time ko lang din kasi narinig yan, eh, coming from you, Mentor MJ, na dito mo talaga marirealize, ano, na may mga opportunity talaga tayo na nakikilala sa buhay, na pinapakilala sa atin ni Lord, ano, kasi grabe yung testimony mo, Mentor MJ, kasi dati naghahanap ka lang ng opportunity, eh, alam mo yon, na pwede kang kumita on the side, pero napakabuti po talaga ni Lord, ano, kasi yung opportunity na hinahanap mo, nakita mo, and at the same time, may produkto pala, no, na magkakaroon ka ng ganitong amazing testimony na yung mahal mo sa buhay, which is your mom, is matutulungan pala. Napakalakas po ni mommy, ano?
Congratulations, kasi para talagang hindi siya dumaan sa cancer. Congrats to your mom for surviving, first of all, yung first, ano niya, no? Yung first treatment niya ng chemotherapy. And for, ano, no? For 6 months, nag-take siya ng barley minimum 3 times a day. Tama ba, Mentor MJ? Yes. Kumaga, wala nang nakita na bukol or cancer, cancer-free na. Grabe. Sobrang nakaka-amaze yung testimony talaga, no? And sobrang, ano, nakaka-inspire po talaga. And may mga nakikita ako na mga nagko-comment, nagtatag po talaga sa live, ano, itong live natin. And I believe yan yung mga loved ones nila. Kasi ito mga mentors, ha, yung mga nagko-comment dyan ngayon, baliwala lang kasi itong mga testimonies na maririnig natin ngayong gabi or naririnig natin kung hindi natin isi-share. Tama? Kumbaga, let's not think of yung kikitain lang natin dito, but the people that we will be able to help through sharing this live. Kasi malay mo, pinagpipray na pala nila to. Katulad ni Mentor MJ, pinagpipray niya lang to before. Pero hindi mo alam, gagamitin ka palang instrument ni Lord para ikaw, ano, makatulong ka din sa iba. Buti na lang talaga may mga ganitong mga sessions, no, Mentor MJ, para magamit talaga natin yung platform na to, itong Facebook, in sharing the good news, which is about this God-given product, which is the amazing barley. And ano, no, ang ganda nung shinare mo kanina na hindi lang amazing barley nakatulong sa mama, even yung amazing acai berry. Kasi FYI lang po, no, sa mga nanonood, alam nyo ba, ito, trivia lang, ang ating amazing ano, no, acai berry with collagen and bacopa munieri, hindi lang po collagen ang meron dyan, meron din po yung barley na content. So, kumbaga, natutulungan ka na, no, sa overall health, and then nakatulong din po sa bones ng mom ni Mentor MJ and sa skin. Kaya glowing si mommy. Nakakatuwa, no? Grabe. So, thank you so much, Mentor MJ. So, stay ka lang po dyan, ana, kasi later meron po tayong ano, photo op. And now, we'll proceed sa ating second sharer ngayong gabi. O, mga mentor, sino sa inyo ang nai-inspire at nabibless sa ating sharing? Okay, kasi ako super na-inspire, no, while listening to them, at nakakaiyak at the same time kasi grabe po, no, yung ginagawa po talaga sa atin ni Lord. May mga bagay talaga, no, na papapaisip ka na parang imposible, pero pag si Lord talaga ang gumalaw, sabi nga sa Matthew 19:26, with man it is impossible, but with God, all things are possible. Wala talagang imposible kay Lord. Di ba? So, ayun na, no? So, move on na tayo sa ating last sharer for tonight. So, mga mentors, keep on sharing this live. Keep on tagging your loved ones, the people that you care about. Share this to your wall. Share this to the groups. Di ba? Ipasa niyo ito sa inyong mga teammates kasi hindi niyo alam, makakatulong pala, ano, itong mga sharing na naririnig natin ngayong gabi. Kasi ang ating second sharer for tonight is, ano lang naman, no, he's been residing in the US for 38 years already. Okay, and ang background niya po is he is a medical repair technician. Okay, so yan po ang kanyang work. At natulungan lang naman po siya, no, siya na po ang magkukwento sa inyo nito in detail. Hindi lang po sa kanyang diabetes and hypertension, pero sa kanya ring shoulder, which has been hurting for 2 years already. Okay, so ito, no, isha-share niya sa atin ngayong gabi kasi ako, excited na rin ako kasi first time ko lang din itong maririnig. 2 months pa lang siya sa I Am Worldwide. Pero ngayon, sharer na po natin siya, no, about the benefit na na-receive niya sa ating amazing product. So, hindi ko na po patatagalin. It's none other than Mentor Deo Mugerza. Ayan. Amazing morning, Mentor Deo. Amazing morning. How are you? Man, what time is it? Yeah, I'm doing good. It's 8 o'clock Houston time, Houston, Texas. Okay. All right. So, 8 o'clock in the morning po dyan. In the morning. Yes. Wow. Thank you, correct. Mentor Deo, first of all, for giving time na makapag-share at makapag-inspire ngayong gabi. I know that you are also excited na makapag-share. So, ilileave ko na po, ano, ang floor para sa inyong gabi para marami po tayong matulungan sa inyong sharing. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Mentor Chris. Hi. Kamusta kayo lahat? My name is, actually, ang real name ko is Napoleon Mugerza. Tataka kayo bakit Deo, right? Because sa Pilipinas, sometimes your baptismal name is different from your real name. So, sabi ng lola ko, kamukha ko raw lolo ko. So, she gave me that Amadeo, which is my lolo's name on my father's side. So, naging Deo, right, for my nickname. So, I was using Amadeo for the longest time. Hindi ko alam, my real name was Napoleon under my father's name. So, I'm a junior. Okay.
Anyway, let's move on. So I hope everybody is awake dyan sa Pilipinas. I know it's going to be like 9 o'clock at night. Dito naman, it's umaga. Sa Central Time, Houston Time, it's 8 o'clock in the morning. So I wish everybody well, and I hope this testimony will help everybody and inspire everybody with my experience with IM Worldwide with our amazing Barley. Okay, let's start. Let me share this. Let me share screen. Okay. I don't know why it's not sharing. Mentor. Hindi po siya nag-share, mentor? Hindi na naman. I don't know why. So maybe okay. I have to reset my... It's okay po. I can go ahead and share it here on my end. Uh-huh. Okay, so just one moment. Ito na po. Ako na lang mag-share, mentor. Okay, I think it's nakasarado ata. Let me just try one more time. Okay, sure. Yeah. Okay, I think we got it. Okay, here we go. Okay, mentor, I think it's better if you do this because I'm having technical difficulties. Okay, let me give you a background of myself. I dumating ako rito in United States, New Jersey, New York area, 1983. So I was only 20 years old, originally from Manila. Okay, that was me. Totally different, right? That was 38 years ago, for almost 4 years ago. Ang nakakilabot niyan, look at this other picture, right, on your right side. Tingnan nyo ano yung background, right? That's a World Trade Center. Okay, so that picture is very memorable for me, you know, because that's, you know, where the Twin Tower is before. And nakapunta na rin ako dyan sa rooftop way back then, you know, way back in the 80s. So it's very emotional once you go there. I went back there and to see... but they have another building in memory of the victims of the 9/11. Okay, let's move on. Dumating ako rito, I was a medical technician. Before, I was a factory worker for a few months. Tapos, I worked with a company called Pentax Precision. And I was repairing medical endoscopy equipment. So I stayed with that company for 14 years. Tapos, as being a endoscopy technician. So, lumipat ako rito sa Houston way back 1997. Somebody offered me a job dito sa Houston. So, it's on the same field, working for a third-party company, also repairing various medical equipment, not just endoscopy. So, 1997... till current, right now, I'm also working with the same field with the medical instrumentation. So I am one of the essential workers, kasi kailangan, especially this pandemic times, because I repair medical equipment like ventilators and IV pumps, you know, you name it, sterilizer controllers. Mahirap because of my condition, okay, I'm diabetic, okay, I'm dependent on insulin, and I'm actually taking two kinds of insulin besides the pills. Okay, this is what happened to me, but bakit ako naging diabetic, you know,
way back 06, I had a bad infection kasi yung gallbladder ko nag-block, okay? Nag-block yung bile duct and it infected my pancreas. So, ang tawag daw, nagkaroon ako ng acute pancreatitis. And let me tell you, that pain is like having cancer, sabi nila. It's either parang nanganganga kayo, that same pain level, or having cancer with the acute pancreatitis. So, nangyari niyan, they took me to the hospital because I was throwing up. Tapos sabi ng doctor, what's your pain level? When I told them 10, because from 1 to 10, 10 is being the highest. Nung sinabi kong 10, I passed out. I passed out from pain. And I woke up after 3 days. Ganong katindi ang sakit. Okay? So, nangyari niyan, yung pancreas ko was so infected, and you name it, it's in the thousands, you know, level. So, nangyari niyan, I turn yellow, naging jaundice, right? Naging jaundice ako. So, pag naging jaundice ka, ano rin, parang delikado na rin ang buhay mo, right? So, but, nangyari sa akin, I turned ash gray. Ash gray is even worse, you know, like it's, ang chance mo, it's like 30%, you know, to live. So, I guess with God's grace, I survived that, you know, tapos they operated on me. At that time, pinababa lang nila infection ng konti, tapos they operated on me, okay? So, when they operated on me at that time, I lost 5 units of blood. Okay. We only have 6 units, you know, 6 pints of blood, you know. Yun ang natin. So I was almost flatline. Tapos ang nangyari niyan, I felt like parang, you know, my soul came out from my body because I could see myself down in the operating room. Okay. And then next thing you know, I was beside my surgeon. Tinatanong ko sa kanya, oh, what's happening? What's happening? At that time, I did not know my blood type. So the doctor was saying, give me some plasma, plasma. You know, I'm losing him. I'm losing blood. Okay? So nangyari nun, sinabi nung nurse, get some plasmas, get some blood, you know, because he's losing blood. Okay. Nung nilagay yung blood, para akong vacuum back to my body. Okay? So, I woke up at the recovery room. The first question that I asked my wife is, am I a type B? Sabi niya, paano mo nalang type B ka? Well, I heard them, I said. So that, yun na lang, you know, that it's my second life right now, here on earth. Kasi there was time when I was up there, I didn't want to go back. Kasi it was all white, it was cold, pero I'm warm, okay? Tapos, it so feels so good. It's unexplainable feeling pagka nandoon ka na. Up in the clouds. You know, I guess that was heaven. Okay. So, after that, when I recovered after 3 months, then I became diabetic because na-damaged na yung pancreas ko, right? So, I was first on a pill. Okay. Tapos, after 6 months, then they had to put me to insulin. Kasi ang pancreas natin, okay, is the one producing the insulin for our stomach, right? You know, for our system. So pag may nasense na pagkain dyan sa stomach mo, once you intake, minimix ng ano yan, ng insulin, you know, while it's being processed in your stomach. Tapos yung mga fatty foods, fini-filter naman ng gallbladder mo. That's how it works before it goes to your small intestine. Okay? So, habang tumatagal, then they gave me another kind of insulin. So, I'm taking 2 kinds of insulin. One is long-acting, which is once a day. You know, that will last for the whole day. And then, yung orange na nandiyan dyan,
Okay, that is short acting. That means to say, before you eat, you have to take that. Okay, so yung short acting, I'm taking 50 units before meals. Okay, that was before, kasi ang sugar cost uncontrollable way back then. I tried a lot of products. Minsan tumataas kasi matamis, right? You know, I was taking this other product na it's all berries. Pero alam mo naman, ang berry, strawberry, blueberry, matatamis yan eh. So, imbis na bumaba, lalong tumaas. Okay? Yun ang experience ko. So, 2 months ago, I was introduced, okay, with this amazing barley. Okay? And I want to thank all my angels. Tawag ko sa kanila angels, eh, right? Because without them, you know, I won't be experiencing this and baka lumala ang situation ko on my health. You know, I'm in my 50s, okay? Pero, you know, my mother died from cancer 6 years ago. And my father is actually died from a complication sa intestine niya. Okay? I sana meron na to way back 6 years ago because my mother had lymphoma, cancer of the blood. You know, and delikado yun kasi mabilis kumalat yun if it's in the blood, right? The cancer. So, once they said na we all have cancer cells, okay? So, sabi nila, kung meron ka family member na may cancer, you can inherit that, the genes-wise, right? Na baka magkaroon ka rin. Because once na bumaba ang resistance natin, you know, that cancer cells will take over. Am I correct? Kailangan you boost up your immune system. Okay? Kahit ano naman sakit eh, kahit flu, right? Pag bumaba ang resistensya mo, it's gonna take over. Okay? So, ang experience ko rito, I was taking it for Mentor Alexa sent me 2 boxes. Okay? Ika-tenth sachet, all of a sudden, bumabagsak yung ano ko. I feel, kasi pag bumaba yung sugar ko, I could feel it. Nung nagpapawisan ako, you know, I feel restless, parang get lightheaded, you know? Bumababa, and it was on dangerous level ang baba niya. Like, my meter is not even recording it. Sinasabi lang niya, low. That means it's below 40. Okay? Tapos, syempre, bababa ako, kakain ako, just to boost up my sugar. Okay? That happened. Okay, now it's stabilizing. Binabawasan ko na yung insulin ko. Right? Pero not just gradually. Hindi mo pwedeng bawasan ng marami. You know, kasi masyashock yung katawan natin, right? Okay. So, ang binabawasan ko yung fast acting. Because before I was taking 50. Now I'm taking 40. So that's a big difference of 10 units, you know, per meal. Okay? That's a big difference. So hindi pa ako nakapag-check sa doktor ko. Right? That's one story. Okay. The second story. Okay, yung hypertension ko, right? So I'm taking blood pressure medication. Iniiba na nga nila kasi tumaas daw yung blood pressure ko. So they're giving me a combination of blood pressure pills. So I'm always monitoring, you know, my blood pressure. There was a time it went up to a dangerous level. Like over 200 over 110, something like that. Na, sabi nila, pagka ganun daw kataas, you could have a stroke. Kasi sumasakit na yung ulo ko eh. So, dinalakagan nila ako sa emergency room. And they gave me some medication para bumaba. Some IV para bumaba yung blood pressure ko. It was scary kasi biglang nag-spike. You know?
and they don't know what the cause is. Siyempre, if you're diabetic, you know, then yun ang mangyayari. You know, those are the consequences of being diabetic, number one. Okay, so I'm taking this, ngayon nag-i-stable siya, alright? And now I have to see my doctor kasi there was a time na bumagsak naman yung blood pressure ko when I was taking barley. Okay? So I said, bakit bumagsak? Usually dapat medyo mataas ng konti, right? So bumagsak. So right now I'm being monitored, okay? To my heart, okay? I have a device, the phone, okay? It looks like a phone, pero let me show you. It's my last day today sa ano. Here's the, I don't know if you could see it. Ito sa chest ko. This monitors my heart, okay? So, kasi wala silang makita, alright? Wala silang makita sa reading nila, sa echo, nothing. So, I'm gonna go through a nuclear stress test naman sa next week, okay? So, titignan nila. But so far, wala akong nararamdaman. Okay? That's on my hypertension. Okay. Third, yung shoulder ko, my right shoulder. Okay? I don't know if it's your left, right, pero on my right shoulder, dati hindi ko mataas to, right? I cannot even lift it up halfway. Okay? Now I can lift it up. Look, right? Without pain. Kasi dati, sa sobrang sakit, okay? It's going down through my fingers. Okay? Namamanhid na yung kamay ko minsan. Kasi sa pain, it goes down. Tapos, hindi ako makatulog sa right side ko. Okay? Pag natulog ako sa right side ko, sobrang sakit. And I have to take pain medication every night. Sinubukan ako lahat. Bengay, Salompas. Ano lang yan, tatalab lang yan for maybe 1 hour. After that, sasakit na naman. Okay? So, after drinking this, napansin ko, I was laying down on my right side. I don't feel any pain. Right? Tapos sabi ko, bakit? Eh, pinaano ko pa to, pinatingin ko pa sa physical therapy. So, they gave me exercises na wala lang for 1 day. Tapos sabi nila, oh, that might be arthritis. Because really, arthritis. It might be. Pero now, I don't feel the pain. My hand is normal. Okay lang. Wala ako na feel na numbness. Okay? Tatlo na yung nangyari sa Amazing Barley. And I'm taking Amazing Barley. I'm taking, you know, yung coffee mix. Right? Those are the three. Okay, so I shared this to my cousin sa Dallas, Texas. Okay, yung asawa niya, puti yung asawa niya. He's American and he's like 82, 83 years old. Okay, so sabi ko, just drink it because I have positive effect results, you know, with this product. Okay, and yan. Yan ang pinsang ko. That's an old picture. That was my mother, okay? And that was my elder sister. He nakaitim din, okay? My first cousin, Melita, yung naka-blue, yung asawa niya, yung blood pressure, it was 179, 180 over 80, okay? So, after taking barley, sabi niya, 5 days na wala pang result. Okay, I said, just keep on taking it, sabi ko. You know, I send you 1 box each, you know, so that's 10 sachets. Ika 7th day, they went to the doctor, okay, sa doctor no asawa niya. Tapos bigla siyang nag-message. After, hindi pa sila nakakadating sa bahay, nag-message niya sa akin, sabi niya, the doctor was surprised about John's blood pressure. It was 117 over 80. Sabi ko, what? Daig pa ako. Sabi ko. And they were surprised. And yung asawa niya sabi, go buy some more. Sabi niya, buy some more barley, you know. Tapos, he was
constipated din, hindi rin regular yung bowel movement niya. And also my cousin. So sabi niya, napansin nila, regular na sila. Sabi ko, yes, it's because it's very high in fiber. Number one. Okay. So, naubos yung sampo. Sabi ko, okay, I'll send you a few more. Sabi ko. Tapos, nag-member na rin sila. You know, a silver. Nag-member sila. You know, sabi ko, that's an amazing story, you know, with you guys. So, sabi ko, just spread the good news about taking this product, you know, and you know, God gave us this product, you know, it's a product that's been more than 2,000 years old, you know. So we're just discovering it this time, because they were taking it way back before, right? So, yung wife ko rin, she's a nurse, you know, my wife's a nurse. Meron din siyang carpal tunnel, okay? And right now, nag-i-improve yung hand niya, you know, so hindi ko na siya nakikita ginaganon yung kamay niya, right? So it's working on her. Tapos, you know, Garcinia, she's also taking that, you know, for her bones too as well, you know. So, believe in the product. Share the product. Yun ang advice ko. You know, help other people. You know, I don't see it as making money. Of course, you gotta make money too. Pero ang goal ko is to help other people live their normal lives and have benefits of taking this product. Diba, you know, health is wealth, right? I got a cousin who's a multimillionaire, and he's taking all of this product. Sabi ko, pinadalang ko siya. All right. And he's in Austin, Texas. So sabi ko sa kanya, health is wealth. And sabi niya, that's correct. So he's open to that. And hopefully he becomes a member and sees the benefit of this product, because he's taking 16 pills, sabi niya, you know, vitamins. Sabi ko, no, you don't need 16 vitamins. You just need this. So hopefully I get an answer by next week, you know, sa kanya. Because, you know, sharing this product is I'm amazed about this product, number one. You know, share nyo, and, you know, to your loved ones, to your friends, syempre, you're gonna get shut down. Sasabihin na, oh, marami yan, isa na naman yan, ganyan. Sabi ka, well, just keep on trying, you know. Pabalik din sa inyo yan, you know, yung, kung ano yung sineshare nyo, all good things, you know, it's gonna come back to you, you know. In a good way, you know. So that is my testimony, and I am Napoleon Deo Magwarza, and I am worldwide. Thank you so much, Mentor Deo, sa iyong napakaganda na sharing, ano? Grabe, sobrang nakaka-inspire po ang inyong story, Mentor Deo. Thank you so much for giving time, even though it's so early dyan sa US ngayon, ano? Para ma-share yung iyong testimony on how barley has helped you sa iyong condition. Actually, napakaganda, no? Kasi marami tayo na, I believe, kakilala tulad din ng condition ni Mentor Deo, ano? Kasi natulungan si Mentor Deo hindi lang sa diabetes, eh. Even sa hypertension niya as a result of having diabetes, right, Mentor Deo, magkakambal talaga yan. And even yung shoulder pain niya. Kasi dumating sa point, naging insulin dependent na, no? Si Mentor Deo, ang dami ng tinry na product, pero amazing barley lang po pala, ano, ang makakatulong sa kanya. At hindi lang yun, ano? Hindi lang siya yung natulungan, even yung cousin niya and even yung kanyang wife, di ba? Kaya dito natin marirealize na ang sarap talaga i-share ng ating amazing barley. No wonder Mentor Deo, no? Ang daming nagpapa-member. Kasi as a member nga naman, instead na bumili ka at a full price, may 40 to 50% lifetime discount ka na sa lahat ng products natin, hindi lang sa amazing barley. So what's in it for you? Kung member ka dito,
hindi lang ikaw yung matutulungan ng product kasi makakatipid ka no sa pagbili ng produkto natin. Even buong family mo, like Mentor Deo, pwedeng mag-benefit, pwedeng mag-take, and at the same time, di ba? Every time you share the product, to follow naman talaga ang income, ano? Kumbaga, nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Pero sabi nga ni Mentor Deo, ang ganda ng share niya, no? It's not really about the money, pero the people na matutulungan mo, no? Through sharing the product. And sobrang daming na-inspire po sa inyo, no, Mentor Deo? Imagine, bago pa lang po kayo, no? Pero na-share niyo na po ang inyong story sa aming lahat ano for tonight para sa mga viewers po natin na nakikinig at nanonood ngayong gabi. Kung may makakilala po kayo no na may cancer katulad ng senior kanina ni Mentor MJ, may hypertension, diabetes, 'di ba? May pain na nararamdaman sa katawan or kahit ano pang sakit 'yan. I-share niyo po itong video na to sa kanila no. May purpose kasi talaga eh kung bakit mo napapanood to ngayon. Okay? Again, sharing this video is not, it's not just about money, okay? But being a blessing to other people's lives. Naniniwala ba kayo doon, mga mentors? Kaya, kasi ito, no, another meaning of hope kasi, hindi lang naman siya health, opportunity, prosperity for everyone, but helping other people everywhere. Diba? So, sabi nga, if you are always being a blessing to other people, God will make sure that you are abundantly blessed. And always remember this, mga mentors, ano? It's our duty to be an ambassador of hope, to spread, it's our duty to be an ambassador of hope and to spread, ano, no, everything ng lahat po ng natututunan po natin, ano, sa ating produkto or dito po sa ating company, ano, sa lahat ng mga tao na nakikilala po natin. So, ayun, thank you once again, Mentor Deo, for your inspiring story. Grabe, parang hindi bago si Mentor Deo, no? It's a business natin, 2 months pa lang, pero sobrang nakaka-inspire po and congratulations po sa lahat po ng na-achieve nyo po dito sa I Am Worldwide, even for just 2 months pa lang. So before we end, okay lang po ba na mag-picture po tayo together with Mentor MJ? Ayan, so we're done na, no, mga mentor. So picture lang tayo. Okay. So eto, no, pwede ka rin mag-screenshot kayo mga mentors, ano, tapos i-share mo itong live na to, no, sa iyong wall para maraming makapanood at ma-inspire. So ayan, design po tayo. Ayan. So 1, 2, 3. Yan, isa na lang po para wala nang pagpipilian. Ayan, ano? So, thank you once again, Mentor Deo and Mentor MJ. And once again, thank you so much, I Am BODs, for the opportunity na makapag-share po ngayong gabi. So, congratulations, Mentor Deo and Mentor MJ. God bless po sa inyong dalawa. And we pray po na mas marami pa po kayong matulungan through your testimonies. Thank you. Thank you. Ayan. God bless po. Thank you everyone for watching. Thank you everybody. Thank you.